Kung iniisip mo na pwede kang kumalaso, matras ng ganon-ganon na lang. Nagkakamali ka, Atomi. Oh! Kunin mo! Kunin mo! Ako lang ang magsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at lumabas sa organisasyon ko! Aatras na ako, Senyor Vera. At hindi na magbabagong desisyon ko. Pinag-isipan mo bang mabuti kung ano ang pwedeng mangyari sa gusto mong gawin? Dalawa lang ang nakikita ko. Mananatili ka at gagawin lahat ang gusto ko. O mamamatay ka kasama ang buong pamilya mo. Ang dalawang pamilya mo. Sagot! Naghihintay ako ng desisyon mo, Atty. Senyor Vera, wala akong intensyon na traidorin ka. Ang gusto ko lang tahimik na buhay. Malayo sa krimen. Malayo sa kasalanan. Ha! Kasalanan? Hindi ba kasalanan ang magkaroon ng dalawang pamilya? Ang magkaroon ng dalawang pagkatao? Atty., lahat tayo may itinatagong baho at dumi. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang maglinis-linisan. At dahil sa abogado kita, masyado ka nang maraming nalalaman sa organisasyon. Kaya uulitin ko ang tanong. Mananatili ka? O mamamatay ka? Kasama ang dalawang buong pamilya mo. Mauuna na ho ako. Kailangan ko pang ayusin ang mga dokumento sa kaso ninyo. Kunin mo ito. At huwag na huwag mo akong iinsultuhin. Aasahan ko mga sinabi mo, Atty. At isa pa, baka lang maisipan mong magsumbong sa pulis. Hindi ako natatakot. Kahit na alam kong kapitan ng Black Ops ang isa sa anak mo. Maliwanag? Alejandro, kailangan mong bigyan ng leksyon ang mga traidor na tulad ni Fernando. Leksyong hinding-hindi nila makakalimutan. Habang buhay, hindi magtatagal. Tatraidorin ako ni Fernando. At hinding-hindi ko papayagang mangyari yon. Masusunod, Senyor. Sanay na ako magbasa ng tao sa linya ng trabaho ko. At nakikilala na kita, Vera. Alam kong kahit manatili ako sa organisasyon mo, lagi mo pa rin akong titignan bilang traidor. At sa isang titik ng daliri, kayang-kaya mo akong ipapatay. Kailangan kong mas maging maingat